po ba talaga na sobrang dami daw talaga mag-squirt ang mga kababaihan? Ano? High volume talaga magbuga o mag-gush ng fluid ang mga kababaihan habang sila ay nag-orgasm. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining. Hello mga soysi po again sa Romy FC, ang inyong lingkod. So for today's vlog, tatalakayin po natin ang isa sa mga request ng ating subscriber. Actually, marami na po talaga sila, hindi isa sa mga request. Marami po sila at nagme-message na po sila sa akin sa FB page ko. Talagang kinukulit nila ako all about squirting. Opo, so sasagutin natin lahat ng mga katanungan nila kung totoo po ba, alin po ba to, yung sumisirit na to, ihi po ba talaga to or hindi. Okay, so sasagutin po natin lahat ng yan. So samahan nyo na po ako and let's start. Okay po, sa unang katanungan, totoo po ba itong tinatawag nilang squirting? Yes po, mga madam and sir, totoong totoo po ito. Hindi lamang po ito na papanood sa porn videos, ano, pero totoo po ito na may kakayahan po ang mga kababaihan na mag-squirt, ano? So, pangalawang katanungan, ano naman po ito tinatawag nilang squirting, ano? So, before ko po sagutin to, gusto ko lamang din po i-share sa inyo yung tatlong terms na halos nagkakapare-parehas na po ng meaning, pero magkakaiba po talaga itong tatlong ito. Okay, so ano itong mga tatlong ito? Anong squirting po? Female ejaculation and sexual incontinence. So ano po bang difference nitong tatlong ito, okay? So ang squirting po, unang-una mga madam and sir, ito po yung expulsion ng fluid or sabihin natin expulsion ng ating urine or ihi. Yes po, ihi po galing po sa ating bladder kapag po ang babae po ay nag-o-orgasm. Opo, ibig sabihin po kapag ang babae po ay naha-hyper, ano, super hyper talaga siya. So ibig sabihin may kakayahan po ang magbabae na mag-expel ng ano, ng ihi, ano, galing sa kanilang bladder, yung alam niyo po yung parang sa hose. So kapag tinakpan niyo po yung tubig, ganun po talaga, siret po talaga, no? So ibig sabihin ihi po ito. So yun po yung tinatawag ninyong squirting. Yes po. So ano naman po itong tinatawag nilang female ejaculation? So ang female ejaculation po, ito po naman yung pag-release ng ano, ng fluid. Yes po, yung urine, ano, and kasama din po yung pag secrete ng ano, ng may skin's gland. So ibig sabihin po kapag lumabas po yung urine sa urethral meatus o doon sa daluyan ng ihi ng isang babae, hindi lamang po pure na ihi ang nalabas dito. Ibig sabihin po kasama po ito ng ano, may mga creatinine, may mga urea, uric acid na nire-release po ng ano, ng skin's gland. So saan po ba matatagpuan tong skin's gland na to? Kung alam nyo po kung saan yung daluyan ng ihi or butas ng ihi ng isang babae, yung po, for example, this is the clitoris po, yung tinggel, sa baba po niyan may butas po yan na sobrang liit lamang po. So yung po yung daluyan or urethral meatus ng isang babae. So doon po nalabas yung ihi. So doon po sa butas na yun, meron pong dalawang maliit din na pinakabutas dyan. So kumbaga, kung gusto nyong makita, ano, so para lamang po siyang tusok ng karayom, ano, yung po yung tinatawag na skin's gland. So yung skin's gland po, yung po yung nire-release niya po ang alin, yung mga urea, uric acid, yung creatinine, kasama po ng pag-ihi ng isang babae kapag siya po ay nag-orgasm. So gusto ko lamang din po i-share sa inyo mga madam and sir na meron din pa pong isa pa pong gland ang mga kababaihan doon naman po sa may vagina, ano. So doon sa vagina or ari ng babae, yung nilalabasan ng regla, ano. So meron doon dalawa ding glands na ano, tinatawag, yung tinatawag po nilang Bartholin's gland. Ano po yung Bartholin's gland? Ito po yung kapag na-hyper po ang babae, ang nire-release naman po nito ay ano, yung lubricants. Para ano po? Para makatulong pampadulas kapag nag-penetrate po ang ari ng mga kalalakihan. Plus, yung tinatawag po nilang sexual incontinence, ibig sabihin po yung parang nawalan po ng control yung bladder ng isang babae habang po kasi siya ay nakikipag-contact. Parang po in short, busiaw. Opo, yes po, nag-iihi po siya. Ihi, hindi. Okay, so that's sexual incontinence. So, ibig sabihin lamang po, lahat ng tatlo ko pong sinabi, squirting, female ejaculation, and sexual
menstrual incontinence, lahat ng fluid pong itong tatlong ito ay galing po saan? Sa ating pantog, sa aming pantog na mga kababaihan habang po kami ay nakikipag-sexual contact. Ibig sabihin po, sa daluyan ng ihe nang gagaling, okay? So, meron din po kasi tayong tinatawag na ejaculation na galing po sa ari ng babae or yung vagina. Pero, hindi po ito nag-i-squirt. Kasi po, ang squirt po ay expulsion eh, yung sudden gush of fluid, ano? Talaga yung buga. Pero kasi po dito sa ejaculation, hindi po nag-i-squirt kung galing po sa vagina. It's a milky white substance po or fluid na nire-release ng mga kababaihan, no? Parang lubricant po siya, ano? That's ejaculation, pero hindi po siya tinatawag na squirt kasi po hindi po siya expulsion of fluid. So, ang tanong, posible po bang mag-squirt at mag-ejaculate ang isang babae, no, sa kanyang ari, sa kanyang vagina, ang isang babae, ano, posible po ba? Yes po, mga madam and sir, pwede po yan magkasabay kapag natapik nyo po ang G-spot ng isang babae and then kung sakali po, grabe po ang kanilang clitoral orgasm, ano, posible po talaga magkaroon ng ano, ng expulsion of fluid or squirting ang isang babae dun sa kanilang urethral meatus and then posible din dun sa pangalawang butas sa baba, sa vagina, may maglabas ng ano, ng milky fluid, ano, lubricant po yun na nire-release ng Bartholin's gland kasi nga po, hyper ang isang babae. Grabe po ang kanilang pleasure and orgasm. Next question po, ano, kaya po ba lahat ng mga kababaihan na gawin itong tinatawag nilang squirting? Okay po. So, lahat po ng kababaihan ay may kakayanang gawin itong squirting, pero hindi po lahat ng kababaihan ay kayang gawin itong tinatawag nilang squirting. Follow-up question na lang din po, mga madam and sir, ano, kaya po bang gawin itong squirting ng iisang method lamang? Okay? So, to answer this straight po, iba't iba po kasi ang mga kababaihan, iba't iba rin po ang vagina ng mga kababaihan, iba't iba din po ang level ng pleasure ng mga kababaihan, okay? So, ibig sabihin po, hindi ibig sabihin na dito kay letter A ay ganito lang ginawa mo at siya ay nag-squirt, ay kay letter B ay ganito din ang gagawin mo, ay siya din ay makaka-squirt, ano? So, iba't iba po. Hindi lamang po isang method, dalawang method, tatlong method, ano, iba't iba po ang mga kababaihan. Okay, so next question po. Totoo po ba talaga na sobrang dami daw talaga mag-squirt ang mga kababaihan, ano? High volume talaga magbuga o mag-gush ng fluid ang mga kababaihan habang sila ay nag-o-orgasm, nag-i-squirt sila, ano? So, to answer this, iba't iba po. So, iba't iba po, ano, may mga kababaihan na may mga high volume talaga. May mga kababaihan naman na konti lang, pero sumirit ng konti. Parang konti, shoo! Ganun lang. Pero may mga kababaihan naman na, shoo! Ganun po. Ganun ko lang siya i-explain, ano. Meron kababaihan na may high volume, may mga kababaihan na lower volume lamang po. Pero lahat ng po ito ay normal. Next po, ano, share ko na lamang din po sa inyo mga madam and sir. May mga positions po tayo para makatulong sa isang babae na gusto pong mag-squirt, okay? So, ito po yung mga positions like for example, dog style and manual missionary. So, dito po sa dalawang to, nakakatulong po ito, mas mapabilis ang ano, ang tinatawag nilang squirting kasi na-reach po agad yung ano, yung tinatawag na G-spot, okay? Mas madaling ma-reach yung G-spot. Pero hindi po ibig sabihin na kapag ginawa nyo na itong dog style at manual missionary, eh mag-squirt na rin po agad ang inyong partner o mga kababaihan. Okay, tandaan po na iba't iba po ang vagina ng mga kababaihan. Kahit po yan ay pare-parehas, okay, na vagina, literal na term na vagina, iba't iba po ang itsura niyan, size niyan, at yung mga kakayahan niyan, yung pleasure level ng mga kababaihan para po mag-ano, mag-squirt. Okay? So, kung hindi po siya makasquirt, normal pa rin po ito. At kung makasquirt po siya, normal pa rin po ito. Kung marami po siyang mag-squirt, high volume, normal pa rin po. And then, kung konti lamang, normal pa din po ito. So, what's the bottom line of this vlog, ano? So, squirting is real. So, if you want to squirt your partner, ano, mga kababaihan, then, kailangan mo siyang paligayahin. Paligayahin mo siya ng sobra, opo. Paligayahin mo siya ng sobra para ma-feel niya po yung pleasure, yung orgasm, and malay mo, magawa niya itong tinatawag na squirting. So, this would be the end of my vlog. But thank you so much for watching, and hopefully na nag-enjoy po kayo sa topic na for today. So, maraming salamat. Well, God bless. Thank you and bye-bye.
갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 봐.